Hello, we love! So, ngayon, gagawa tayo ng reaction video kasi nagawa si King Badger ng vlog, A Day in My Life Without My Wife. And masyado akong hindi nakapag-check, nakapag-internet dahil busy sa taping. Dahil habol na habol kami sa taping ng teleserye. Like, everyday na kasi siyang in-ere. So, location namin is probinsya kami. Tapos sobrang walang signal. As in, nahirapan ako. Alam ko nagmuha siya ng video. Pero hindi ko pa napapanadal sa location namin. Sobrang wala talagang signal. Nahirapan ako. And sumisigil yung trabaho. Kaya napakadala ko po mag-upload ng video. Tapos marami pa akong ibang nakapending na video na matagal nang nangyari hindi ko pa na-upload dahil sobrang kabisihan. Ang dami na agad nang hinihingi sa akin ng reaction video. So, ito, nagawin natin ngayon, panonoodin natin siya. Okay? So, nababasok sa mga comments, nakakaiyak daw, sabi nila. So, marami daw naiyak. Ewan ko kung anong mararamdaman ko sa video. Okay? Ayan! Simulan natin! Yo! Yo! It's 6 a.m. Oh. Ang masyadong nakatulog. Sabi ko iniisip. Hirap din. Dati na ay katabi ako lagi. Lagi may gumigising sa akin. Every time na gumising ako, may nag-good morning. May kumikis. Nakakamiss din. Oh yeah. Today. Nakakamiss talaga yun. Mamimiss mo talaga yun. Kasi tagal. Simula nang naging kami. Every morning, kiss ang gumigising sa kanya. Wala nang naging kami. Sino kahit nag-girlfriend na kami. Kiss ang gumigising sa kanya. Tsaka, kami-miss niya talaga eh. So, next, ano ba yan? Pisa pa lang. My gosh. Ayoko mag-reaction video. Actually, ayoko panoorin eh. Alam kong sinabi na kasi ng mga tao na kaya. So, sige, tuloy pa ba? Tuloy pa ba natin? Sige, tuloy natin. Mga favorite places namin sa Manila. So, yeah. Tadaling ko kayo doon. Sasama ko kayo. So, samahan niyo ako. Oh. Wala yung ano ah. Kissin' the key, like the moon, jig, jig. So, ngayon, papunta kami na BGC. So, nandito tayo ngayon sa Santuario de San Antonio para sa Manila. Oh my gosh! Yung simba na yan, yan yung chapel na yan. Halos kahit madaling araw, halos everyday. Pag sobrang missing talaga, walang time. Tsaka lang kami hindi nakakadaan. Pero talagang pag may time, madaling araw, pumupunta kami dyan. Yan ang naturuan ko siyang lagi pumupunta dyan. Tapos nagdadasal ko sa chapel na yan kahit madaling araw. Lagi. Favorite place ko yan. Dito kami usually nagpe-pray. Usually madaling araw kami pumupunta dito ng asawa ko ni Jello. Pag nakakatanggap kami ng blessings, dito kami lagi nagpe-thank you. Pag may mga problema kami, dito rin kami pumupunta para humingi ng help and guidance. Maganda siya mag-isa. Check natin. Oh, nagdasal siya mag-isa. Mag-isa na lang siya. Dati dalawa kami, tabi kami siya. Wow! Bagong ahitin. Ano ah? Yung dito ah. Batok ka. V-neck ka. Ay, hindi pala V-neck. V-batok. Batok ka yan. So, yan. Nag-pray ko lang yung mga mahal ko sa... Nice forma. Starter pa ka. Starter pa. Thank you din sa mga blessing. Humingi ako ng guidance. Good. Tala natin mga ipapang lugar. Pasaraw. Tama yan. Patuloy mo yung pagdadasal mo. Pray. Pero malapit na tayo dun sa Maya Canyon. Pag nakita mo na yan, alam mo nung malapit ka sa kabihaslan ng Maine. Hindi ko lang alam kung nandito pa yung canyon na yan. Pero ayun yung palatandaan ko. Pag nakita ko na yung canyon, malapit na ako sa kong... Canyon? Ayun yung canyon na sinasabi. Oh, Philippine so, Army! Dito na tayo sa Maine. Papakita ko sa inyo kung saan kami unang nag-picture. Dito, sa part na to. Diyan yung isang part nung sumayaw sa Ayahamos sila. And dito, yung una
picture namin dito, dyan sa strip na to. Yung picture namin na wala ako sa camera, pero nakahawa ako sa kamay niya, sa talibid pa siya. First picture yon. Galing ko kumanta siya din. Send me your location and hold me in your arms. Tapos, yung ginagawa namin yung video na yan, sobrang tawang-tawa siya, pero pinipigil niya. Habang kumakanta ko, sobrang tawang-tawa siya. Hanapin niyo kung gusto niyo nang tingnan sa Facebook. Kasi noong mga moment na yan, hindi kami nag-upload sa YouTube. Hindi namin naseryoso yung YouTube. Wala, puro Facebook lang. And in my arms, oh yeah. Yung, kaboses mo pala yung babae dun. Galing na galing sa akin kumanta. Parang punta tayo dun sa favorite namin kinakailangan na linggo-linggo, walang palya na doon. Sa isang linggo siguro, isa at dalawang beses kami kumakain dito. Kahit siya yung tanongin mo, ito yung sasabihin niya, pinaka-favorite niya na kainan. Alam niyo naman yung kumain, grabe kumain niya. Sobrang daming kumain nun, pero ang katawan niya, ganun pa rin yung hubog. Di rin nag-gym yun, men. Swerte talaga, swerte. Sobrang lakas kumain, di nag-gym pero sexy. Oh, sexy pa rin, sexy. Actually. Aww. Hello, Ate! Oh my gosh, Ate! Namiss ko siya. Tumaba na. Tumaba na si Ate. Ang payat lang yan dati. Sir, karabang steak, dynamite. Pwede, pwede. Pero dynamite ko si Sir eh. Sige. Dito kasi kami lagi kumakain, di ba? Yes. Di na tayo pala. Regular guest na namin si Sir. Dahil nang pinabaan ni Ate, ha? Okay, so... Sarap! Pag kaming dalawa, kill sa amin to, man. So, yeah. Kain tayo ngayon. Di na ako order ng crab kasi hindi ko naman alam paano i-crab yun eh. Siya usually nagbabalat and nagka-crab ng mga crabs and all that. So, ayun. Solid pa rin yung bago shrimp. Yung lasa niya, ganun pa rin. Still my favorite food dito sa Pinas. But, it's not the same without my foodie partner na sobrang lakas kumain. Nakaagan. Tanggalis ang eyelash. Sinasasarapan ako sa kinakain. Tada subukan, sarap. Sumasayaw ako. Sarap ng bago shrimp. Namimiss ko. Sobrang lakas kumain nun. Tapos non-stop. Yun din nagbabalat ng mga ipon, mga crabs, mga ano. Oh my gosh! It was nice. Ang cute ko doon. Taba-taba ng pisngi ko naman na doon. Unang pinakita niya ang papay, ang payat namin. Doon sa pangalawang taba-taba na ng pisngi. Yung pink pa yung buko. It was nice, but it's not the same without my wife. Hindi siya kaparehas. I miss my wife, I guess. Dito naman sa parking na. Dito namin ginawa yung knock-knock ni Ompa. Yung hold-up video. Dito yan. Dito namin ginawa yan. Ibang condo na to. Oh my gosh! Nakakatawa to, nakakatawa yung video namin yan. Sobrang tagal yan, 2015, 2016, basta ganun, 2015. Nakakatawa to. Hold Up ang title. Try yung panoorin. Sa Facebook, nasa Facebook. Jolai Hold Up. Siguro Hold Up. Try nyo. Hindi ko na alam kung anong title niya, kung nandun pa. Ito namin ginawa yung no games ng XB. Parking lot. Kasi sobrang gabi na nun, wala pa kami mga ilaw nung panahon na yun. Kaya dito namin ginawa. Jelay nag-suggest na na doon na lang gawin sa parking lot. Dito namin ginawa yung ano, dab smash ni Kuya Jobert dito yun. Oh, ito mo lo! Ito mo! Hindi naman gagawin ko, beast mode ako ha! Oh, ito mo jeep ka! Oh, ito mo! Abutan kita! Kawawalupin kita! So yeah, ito yung dati namin condo. Forbeswood Heights. Diyan mismo yun, pre, ano? Yan, Mindanao yun ako ha, diyan mismo yun. May nakatira ng iba. Kasi sobrang dami namin ginawa dyan. Yung kasama sila Jomar, kasama sila Bay. Sobrang dami namin ginawa dito. As in, sobrang laking part ito. Tuwing gabi, dyan din kayo pumupunta. While eating Krispy Kreme. Dito yun, sa Villaggio. Kung saan yung scene ko sa Novi. Kaya yun. Dito siya natapa, di ba? Dito pa di ba? Kita nyo naman, tingnan nyo yung wall. This is where we did it. Dito nagsimula ang music career ko with the X-Battalion. Last year, na-hospital din ako. Tapos yung mama at papa niya, saka yung mga ate niya, yun yung nagbantay sa kanya palaga sa busy na siya nun eh. Sobra. Siya kasi, sakitin siya eh. Sakitin talaga siya. Lagi siyang nagkakasakit. Tapos pag nagkasakit siya, hospital agad, ganun siya. Tsaka ano, himatayin. Tsaka oo, parents ko nagbabantay. Family ko, kapatid ko, yung mga tita ko talaga dinadalaw siya. Pinabantay. Mga taping.
pagkatapos ng taping, doon siya natutulog sa ama. Mas malaki pa nga yung pwesto niya sa ama sa hospital kesa sa may sakit din. Kita niyo yung mini-stop na yun. Diyan naman yung video namin nung ano, yung na-hospital ako sa pagtatae. Si Jelly din nagdala sa akin sa hospital. Siya rin nag-alaga sa akin. Nakakamiss din na may nag-aalaga. Ayan yung picture na yan. Ano yan, may taping ako. Tapos, sobrang pagod ko. Tabi kami sa bed, sa hospital ako, na-confine siya sa hospital ako, dumidiretso. Ganyan kalaki yung space ko pala. Hindi ko alam, napagkakamala na akong pasyente ng mga pumapasok na nurse, tsaka doktor. Hospital ako, few weeks ago lang. Ano, may nararamdaman ako sa ano eh, sa dibdib ko. So, ako lang mag-isa. Kakatakot na ikaw lang mag-isa doon. Since, pamilya ko, wala rin dito. Pakapamilya ko lang dito, ang visa, kaya yung mga tita ko, pero may sarili-sarili silang buhay. So, siyempre, trabaho. Ako lang mag-isa doon, man. Kung biling, may trabaho na si Ongba. BGC, naging malaking parte to na relationship and careers namin. Dito nagsimula talaga. As in, ito yung go-to place namin para sa music video, para sa videos, para sa skits. BGC was the place para dun sa mga bagay na yun. Nakakamiss din maglakad dito na kasama ko yung kasawa ko. Ngayon ko lang napatunayan na tunay at totoo pala ang kasabihan ng matatanda. Na makikita mo lang ang halaga ng isang bagay kapag wala na to sa'yo. Importante, mahalaga. Parang partner ko, wala na sa tabi ko. Yung pakiramdam na parang nawalan ka ng armas, nawalan ng panangga sa gitna ng isang napakatingding digmaan. Isang pakiramdam na dati ay lagi lamang nasa tabi mo. Kailangan man o hindi, ay laging nandyan. Pero biglaan na wala. Namimiss ko. Sobrang namimiss ko. Alam ko naman na sa ngayon, hanggang tingin na lang ako sa mga masasayang picture namin eh. At hanggang ngayon, parang sawang nagdarasal na sana balang araw magkaroon siya ng space sa puso niya na mapatawad niya ako. Hanggang nood na lang sa mga sandali kami masaya, kasama, sa mga vlogs, old videos namin. Sobrang dami kong napagtanto. Sobrang dami kong pinagsisisihan. Sa bawat pagkakamaling nagawa ko, sa mga kalokohan, sa kayabangan ko, oo, may alam ka. Sa pagiging babaero. Sobrang bait niya kasi, kaya masyado akong nakampante. Pero sa lahat ng babae na kasalamuha ko, iba talaga yung pinakasalam ko. Sobrang swerte ko na eh. Pero nasayang ko. Sa bawat oras na naiisip kong minsan kung nasaktan yung taong walang ibang ginawa kundi tulungan ako at mahalin ako ng tapat. Naniniwala ako na lahat ng bagay na nangyayari may dahilan ng Diyos. Kaya na siguro ito binigay sa akin para matuto ko. Napakarami kong natutunan. Isa na dun yung huwag ipagpalit ang panandaliang saya sa panghabang buhay mong ikasasaya. Maiksi lamang ang buhay natin. Kaya kung mahal mo ang isang tao at alam mong siya na ang para sa'yo, huwag kang mag-aksaya ng oras para gumawa ng mga bagay na ikakasira niyong dalawa. Pahalagahan ng oras at gamitin para makabuo ng pangarap, makabuo ng pamilya, memorya na dadalin mo habang buhay. Take it from me. Araw-araw kong pinagsisisihan at pinagdurusahan na nawala sa tabi ko ang asawa ko dahil lamang sa kapalpakan at mga maling desisyon na nagawa ko sa buhay ko. I hope may mga natutunan kayo sa akin sa vlog na to. It's your boy King B.
aka John Gutierrez, half of Team Jolay. I'm out. Video pa kayo eh. Sorry, sorry. Sorry guys, sorry my loves.